Yon, magandang buhay. I'm back. Again, it's Mang Bless. Para sa Real Talks. Magandang buhay. I'm back. It's Real Talk number 92 with Mang Bless. Yan, ang word for today natin ay interesting. Yan. Pero bago po tayo magpatuloy, again, patnubay muna. Hindi po ito para sa lahat. Ay dun lang po ito sa talagang mga interesado at may mas gusto pang madagdagan ng kaalaman according sa aking experience at sa mga napag-aralan din. Yan, kaya excuse me po sa others. Yan, back to our word for today, interesting. Yan. Ano, kaya ano po ba ang mga interesting sa ating sports? Yan, di ba? Napakadami kasi pag nag-i-enjoy po tayo, eh, lagi po tayong interested sa mga nangyayari. Sa mga pagbabago, lalong-lalo na ngayon. Yan, yung pag-aaral. Yan, dahil may school po tayo. Yung Racing Pigeon Championship Academy. Yan, last 3 days na lang po. No? To go. Kaya see you po sa mga nag-register. Yan. Ano po yan? May sketch naman po ako na ibibigay. At sabi po ni Direk, ni Sir Jay, ay wasteable naman po yun, yung vintage agribet. Yan, sa bagong silang sa phase 3. At welcome pa rin naman po rin yung mga walk-in na registrant. Yan. Back to our word for today. Yan, interesting. No? Kasi sabi ko nga po ay talagang iba-iba po lagi ang mga interest. Pero as a pigeon fancier, talagang yung hobby natin, dito po, yung pag-aaralan po natin ay magagamit talaga natin. No? Kasi dati, pag pinag-aaral tayo, parang iba iniisip. Di ko naman magagamit yan pagdating ng panahon. Eh dito po talagang mapapractice kagad natin. Although talaga yung pinag-aaralan naman nung natin, nung iba, kala lang po natin, hindi natin nagagamit. Pero marami pong gamit yan sa ating buhay-buhay. Yan. Dito po sa ating Racing Pigeon Sports, yan, talagang literally na kung ano po yung natutunan, yun po yung magagamitan. Basta, i-a-apply po natin, no? Yun po yung interesting po rin, kung paano po natin sila i-apply, no? Kasi marami pong mga nakalatag po dyan, no? Ang dami pong, di ba, bukod sa 3 major factors natin, no? Yung ibon, yung management natin, at saka yung mga supplements, no? Pero, kailangan po maiano po natin yan, no? Mailagay natin sa tamang mga pwesto. No? Yun po yung sa interesting pa sa sports natin, no? Kasi talagang, di ba, misteryo yung pag-uwi ng ating mga kalapate, no? Kaya pangalan nga ng love ko dati, ano eh? Mystery Quest, no? Misteryo yung kanilang biyahe. Although maraming magagaling na dito dumaan yan, no? Magaling manghula at mga speculate yan. Dahil ganito, kaya nagkaganyan, no? Pero walang eksakto. Although ngayon, sa technology, di ba, nalalagyan nila ng mga GPS, kaya alam din yung iba kung saan napupunta yung ibon. Pero yung actual na nangyayari, misteryo pa rin po yan, no? Kung saan sila uminom, although may mga nagkalat ng mga cameras, pero ilan lang po yun sa actual na mga nangyayari. Pati yung mga actual na speed, no? Hindi naman po yan yung actual na speed nila. May mga stopover, may pahinga yan. Kaya average lang po yung nakasulat. Yun po yung mga interesting na pag-aaralan pa natin sa ating mga, sa ating academy, no? Sa ibang mga sitwasyon din, no? Marami kasing interesting na nangyayari kung paano natin talagang mapapalabas yung mga gusto natin. At minsan, talagang tama yung timpla, tama yung pili. Pero yun po yung ano ron, no? Kasi hindi po laging tama yan, no? Tsaka
sa ating interes pa, eh talagang gusto pa nating madagdagan yung ating kaalaman, no? Kasi ganyan po talaga ngayon yung ano eh. Kailangan umayon tayo sa alon, no? May mga pagkakataon na kailangan talaga tayong makiayon, kung hindi mapag-iwanan tayo, no? Gaya ko na maraming ano eh, iba yung sistema, iba yung mga gamit na linya noon. Although naroon pa rin yung iba, pero nadadagdagan kasi marami po talagang mga improvements, no? Yun po yung interesting sa sport. Hindi po stagnant po tayo, no? Talagang flowing tayo, tuloy-tuloy yung agos natin. Ganun din, no, tayo sa ating mga ginagawa sa buhay-buhay. Eh, sa pag-agos niyan, kailangan maging interesting din po yung buhay natin. No, hindi lang po sa ating mga pamilya, eh, pati sa ating kapwa, no, na talagang meron silang ano, no, meron silang ini-expect kaysa talagang yung sabi nga nila kagad, eh, wala kang aasahan. Kaya dito, no, sa ating academy, eh, sigurado ko sa inyo na mayroon po kayong i-expect, no? Yung iba kakaiba, yung iba lagi nang nandyan, eh, baka lang na natatabunan na. Dahil dyan, overtime na naman po ako, 6 minutes na. Buti po ay nasa likod ko na po yung aking setup ng recording para sa hindi po makaka-attend. Kaya may mga ipapadala po ako sa inyo. Asahan niyo po yan. Peace. Thank you.